Bago nagkaroon ng telebisyon, ng computer, mall at mga sinihan, ang karnabal ang palabas na pinaka-inaabangan. Pero ang mga artistang pinapanood, wala sa entablado, kundi nasa mga hawlang kwadrado. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas nang gawin ko ang report na ito. Isa ito sa mga una kong assignment bilang mamamahayag, ang tuklasin ang buhay karnabal. Sa isang karnabal sa Pasay City ko unang nakilala si Angelito Refuya. Human penguin ang bansag sa kanya. Pero sa likod ng kinang ng karnabal, si Angelito ay isang mapursiging ama na walang ibang hangad kundi buhayin ng pamilya. Minsan napipili ako na bubukulan ako sa mga pa-practice ko. Alam na ko na trabaho para kumita. Ito lang alam ko. Dito ko rin nakilala ang batang si Rodney Aquino. Itinakwil siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang kapansanan. Napasok siya sa perya sa murang edad. Kangaroo Boy, kung siya'y tawagin. Hindi nakapag-aral ang bata at wala siyang ibang pangarap kundi ang matutong magsulat. Lahat po kayo ay inaanyayahan dito sa loob ng aming tanghalan. Kung si Angelito at Rodney gabi-gabing pinagtatawanan, pinandidirihan naman si Zurika, ang binansagang babaeng cannibal. Parte ng kanyang palabas ang pagkain ng buhay na manok at pag-inom ng dugo nito. Hindi ko nakausap ng personal ang babae sa kulungan. Hindi siya pinayagang makalabas ng kanyang ina. Saglit ko lang nakilala sina Angelito, Rodney at Zurika. Pero habang buhay na tatatak sa aking isipan ang kanilang mga kwento. 20 taon na ang lumipas mula nang makilala ko sila. Kumusta na kaya ang mga bida ng perya? Kuya, mayroon ba peryahan dito? Peryahan? Saan banda? Ah, dyan lang sa taas? Isa lang? Dalawa po. Ah, mayroon dalawa? Sa may, ano po, sigala lang talipapahan ang utilize po. Sabi ng barangay. Nagsimula ang aming paghahanap sa isang barangay sa Novaliches, Quezon City. May dalawa raw peryahan dito. Piyesta kasi dito eh. Puntahan muna natin yung Pero imbis na mga sideshow at palabas, puro bingo at palaro na lamang ang aking nakita. Meron ba yung, di ba usually kapag may perya yung may mga show? Ma'am, wala po ito. Ah, ito walang show? Yung mga parang ganito, oh. Ay, wala po. Wala na po yan ngayon. Ah, wala na ngayon? Kasi sa mga probinsya yan meron. Sa probinsya na lang meron? Nagtungo ako sa katabing perya, mas malaki ito at mas maraming atraksyon. Pero ang haunted house na ito ang nakatawag sa aking pansin. Puno kasi ito ng mga nakakatakot na mukha at mga kakaibang nilalang. Baka ito ang susi para mahanap ko sina Angelito, Rodney at Zurika. Tapo! Ay kuya! Isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa akin. Ako po si Kara. Simpong po si Wario. Parang kila, na-interview ko kayo dati. Lagi po sa misan dito sa may peryahan din ako namin.
Oo. Kagaya ng tauyan. Hindi kayo nag-boom na boom? Nag-boom na boom. Ay, kaya. Kami. Kaya kita nakilala. Meron po kami sa boom na boom. Mula nang magbukas yung boom na boom 1991 hanggang magsarado, lagi kami nandito doon. Halos tatlong dekada ng peryante si Wang Yu Simpao. Isa siya sa mga recruiter at operator noon ng mga tinatawag na freak show. Ito po, yung mga, ito kilala niyo po ito. Oh, itlaging tauhan ko yan. Si ano po? Si Angelito. Ito yung parang penguin, di ba? Oh, yan yung penguin. Oo, oh, penguin man. Yung kangaroo naman yung isa. Teka. Si Rodney. Kilala mo si Rodney. Tauhan ko po yun. Nakakaalis lang sa akin ng December kasi naluko siya siya po. Ngayon, ang balita ko is nakakulong yata. Halos di ako makapaniwala sa aking narinig. Totoo nga kaya ang sinasabi ni Wang Yu na nalulong sa bisyo ang dating maamong bata na aking nakilala. Siya po, pinalala ko to parang tsakadal, parang tiyanak. Ngayon, yun parang tiyanak. Opo, yan ang ginawa ko dyan. Ayon kay Wang Yu, simula noong 2002, unti-unti na raw humina ang mga sideshow sa perya. At dahil halos wala nang pumapasok sa palabas ng tinaguriang Kangaroo Boy, ginawa na lang niya itong tauhan sa kanyang haunted house. Hanggang sa kanyang pagtanda, nakakulong pa rin si Rodney sa pangungutya ng iba. Ito po, kilala niyo po ito? Kumakain ng manok. Oo. Si ano po, Zurika. Wala na ho ngayon yan. Wala na rin ho yan. Kasi yung mismong may hawak ho niyan, patay na rin po. Anong pangalan po niya talagang totoo? Hindi ko na ano, pero yung asawa niya, Kwatog ang alam kong asawa niya eh. Kwatog ang yung pangalan ng asawa niya, Kwatog. Ali dyan lang sa kabilang perya namin, sa kabilang perya na kay kasama ayong, din namin. Kabilang perya, oo. Oh. Yung matanda doon na long hair na nagpapantay sa tanga. May nakita akong long hair doon. Yung matanda sa naka, ano sa tanga, yun ang tatay ng Kwatog. Yung asawa na ng asawa Kwatog, nitong Zurika. Yun, asawa nung ano, Zurika. Sa impormasyong nakuha ko mula kay Wang Yu, agad kong binalikan ang unang perya na aming napuntahan. At doon ko nakilala ang 68 taong gulang na si Amerigo Napay alias Waway. Siya na nga kayang makapagtuturo sa akin kung nasaan na ngayon si Zurika. Kuya! Kayo po ba yung tatay ni Kwatog? Yes po. Okay! Kilala niyo po ito? Ito po. Yung kumakain ng manok? Oo, yung kumakain ng manok. Totoo po bang naging asawa daw ito ni Kwatog? Ay, hindi po. Si Annabel, yung sasabi niyo. Hindi po ito. Si Zurika po, yan ang hawak ni Aling Sepa Zurika. Hindi po ito yung asawa ni hindi ng po. Anak ninyo? Hindi po yan. Hindi po. Iba pong kumakain ng manok yung sa inyo. Kasi dumami nga po na lumabas yung araw ng kanibal. Pero kami ho original ng lumabas ng kalibat. Wala nang balita si Waway ukol kay Zurika. Ang alam lang niya, namatay na ang matandang nagkukulong sa kanya. Sana nga, tuluyan ng nakalaya si Zurika. Dito, pakibutan ang siyong mga binata. Dito sa akin yan, pakibutan. Si Waway ang isa sa mga pinakamatandang peryante na nabubuhay pa ngayon. Siya raw ang orihinal na taong gubat o human cannibal. Kaya nga cannibal, nakapad kami kadina. Oo. Pero ang kadina namin puro pasadya, hindi tulad yun, di ba na? Oo. Ang kadina namin mula sa liig, oo. Dito, hanggang dyan sa paa. Okay. Malalaking kadina. So talaga po bang kinakain ninyo yung buhay na manok? Basta yung ano ha, yung buhay pa talaga, yung makakain mo siya. Malamis-namis siya. Kaya lang naman, no, pag sinabi ko nga sa inyo, namatay na, hindi na pwedeng makain yung kasi iba ng amoy niya malansa na. Natural yun, nakakain. Pati yung dugo, naiinom yan. Dalawang klaseng dugo na ginagamit namin, dugo ng baka o kaya baboy. Ayon kay Waway, ang mga Amerikano raw ang unang nagdala ng karnabal sa Pilipinas. Ang Amerikano ang dinala lang dito sa Pilipinas yung tinatawag namin na Coney Island. Ano po yun? Ang may dala niya, mga rides yun, dala ng Amerikano ni Mr. Pitcock. Oh. Kasama noon ang Amerikano na motor riders ng Wall of Death. Hindi ko alam kung totoo ang mga sinasambit ng matanda. Kaya sinaliksik namin sa internet kung may kaugnayan nga bang talaga ang Coney Island at ang Pilipinas.
Dito namin nakita ang ilang lumang litrato ng mga katutubong Pilipino na dinala sa Amerika para magsilbing sideshow noong 1905 sa isang amusement park na kung tawagin Coney Island. Coney Island, the world's greatest fun frolic, with its beach miles long, all peppered with people. The place where merriment is king. Hurry, hurry, step this way, the strangest sights on the island. Bricks from the fork. Ang Coney Island ay isang lugar sa Amerika na sikat sa mga rides at karnabal. Nagsimula noong 1900s, sikat din ito para sa mga tinatawag na freak shows. Lahat ng mga taong may kakaibang katangian o bago sa paningin ng mga Amerikano, dinala rito para pagpiestahan. Kasama na rito ang ilang mga Pilipino. Mga katutubong igurot na pinakakain nila ng aso at mga batang binansagang kambal tuko. Nang bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas pagkatapos ng gera, isa ang karnabal sa mga dinala nila sa bansa. Mahigit 100 taon na ang lumipas mula nang itayo ang mga unang karnabal sa Amerika. Marami nang nagbago sa mundo, pero buhay pa rin kaya ang pamana ng nakaraan na pinagtatawanan ng anumang bagay na kakaiba at di naiintindihan. Sa website ng isang banyagang photographer, nakita namin ang isang pamilyar na mukha. Bukod sa petsa na 2012, wala na kaming iba pang detalyeng nakuha. Liban sa taong ito na sinasabing kasakasama raw ni Rodney noon. Si Norley Solano, ang binansagang taong manok. So ito yung litrato na nakita namin sa internet. Kinuna nito ng isang photographer, Belgian photographer na based dito sa Pilipinas. Tapos ang nakasulat dito ang pangalan ay Norley Solano. Ngayon nagtanong-tanong kami sa social media, hinahanap namin itong taong ito. Ang sabi, may nakikita daw sila ditong lalaki na parang kamukha daw nitong taong ito. Nagbebenta raw sa may kubaw. May nakikita ba kayong lalaki na ganito? Ayun, wala naman. Ah, wala. Hindi niyo po nakikita. Kuya, may kilala niyo po ito? Ayan po siya. Oh. Yung taong mukhang ibon daw. Alaga ko po yan. Anong pangalan po? Norley Solano. Saan po ito nakatira? Saan ko po ito makikita siya? Diyan po sa LRT. Saan po siya? Saan ito na siya! Hello po! Good morning, ma'am. Kayo po ba si Norley Solano? Opo. Ako po si Kara. Eh, nakita po tubong kamalig albay si Norley. 14 anyos lang siya nang magdesisyong sumama sa perya. Mula noon, tuluyan nang nawalay si Norley sa kanyang pamilya. Araw-gabi, pinapanood at pinagtatawanan ng mga taong naninibago sa kanyang itsura. Sayang sayo sila. Mm-hmm. Sumasayaw ako. Tapos, ano ginagawa nila? Tapos, nagre-request, tumumbling daw ako. Oo, tapos magtatumbling ka naman. Oo. Meron silang tape sa akin. Oo. Yung mayaman, tinitipan ako 1,000. Saan kayo nakatira noon? Doon sa kulung-kulungan ko. Anong kulung-kulungan? Yung pinagsisiyuhan ko. Doon ka rin natutulog? Opo, doon. Doon natulog. Eh, hindi ako kaya palabas nila eh. Ah, bawal kayo lumabas? Opo. Bakit daw? Makita raw ng tao eh. Wala nang manunood raw. Kwento ni Norley, para raw silang mga hayop noon na nakakulong sa hawla. Bawal lumabas at bawal makita ng iba. Nakakalungkot. Oo, kasi? Kasi palagi ko nakikita dingding eh. Puro dingding lang nakikita. Opo. Nakikita ko kapag gabi lang mga tao. Na tumatawa? Opo. Opo, kasi yun lang po ang pagbabayaran sa kanila. Taong kangaroo, tapos makikita nagagala. Eh, paano po magkakaroon ng suspense yung tao kung nakikita po sila sa labas?
Siyempre, ikaw po, nakita nyo na siya. Papasukin nyo pa po ba siya kung nakita nyo na itsura niya. Kaya nga po, taong kangaro, ay tingnan natin kung gano'ng paano itsura niya, kung ano kalagayan niya. Papasukin po kami. Kikita rin po kami. Tiniis ni Norley ang kanyang kwadradong kulungan sa loob ng 20 taon. Hanggang noong 2010, nagdesisyon siyang iwan ang perya at makipagsapalaran sa Maynila. Magkano pong kinikita ninyo gabi-gabi? Halimbawa, naka 5,000 ako. Ano lang sa akin doon? 20%. 20%? Oo. Ang 20%, sa 1,000, meron ako dyan ng 200. Tapos lahat doon sa operator? Oo. Bakit ganun? Eh, kayo po yung nag-show. Ewan ko dyan. Kaya nag-alis ako. Walong taon na sa Maynila si Norley. Nagbebenta ng candy at sigarilyo sa umaga, natutulog sa tabing kalye pagsapit ng gabi. Kung papipiliin ka, bumalik sa perya o manatili dito sa kalsada, anong pipiliin mo? Dito kasi di ako napapagod masyado, konti ang sahod. Doon parang di ako makatayo maghapon ng show. Nakakulong? Opo, nakakulong. Ayon kay Norley, gaano man karahas ang kalsada, ang mahalaga, malaya siya. Malayang maging tao, di tulad ng nakagisnan niyang mundo. Dahil pinili niyang sumama sa perya, ilang dekadang nawalay si Norley sa kanyang pamilya. Kung meron man siyang hiling, ito ang makita o makausap man lang sila. Matagal nag-usap ang dalawa sa tabi ng kalsada. Hindi ka uli sabi ko? Ha? Hindi. Kapag humaguli? Sa December, kapag humaguli? Ilang beses inalok ni Marlin ang kanyang kuya na sumama na sa kanya at iwan ang buhay sa kalsada. Pero... Ako ang tatanong, hindi ko siya ihintihan. No, po. Pwede siyang sa bahay, pwede siyang dun sa amin. Mas gusto ko kung ayaw niya dun siya sa amin. Sabi pala ni ate, pwede ka daw umuwi na lang sa probinsya para magkakasama na kayong pamilya. Ayaw mo? Nagana po ako dito. Bakit ayaw mo sumama sa kanila? Kasi ayaw kong magpabigat sa kanila. Buong buhay siyang pinagtawanan dahil sa kanyang kondisyon. Pagkatapos ng 20 taon, gusto na niyang maging malaya, tumayo sa sariling paa, at ipakitang hindi siya naiiba. Kilala mo to? Anong pangalan nito? Alam niyo pa kung nasaan siya? Ipinakita ko kay Norley ang litrato ni na Rodney at Angelito sa pag-asang mahahanap ko pa sila, pero wala na raw siyang balita. Dahil dito, nagdesisyon kaming tumulak pa probinsya. Fiesta noon sa bayan ng San Carlos sa Pangasinan. Pero ang mga dating bida ng karnabal, napalitan na ng ibang atraksyon. Hindi na rin sindami ang mga tumatangkilik sa mga perya ngayon. Kasi nung araw, wala naman po mga gadget. Oo. Ngayon,
sa cellphone lang, pwede na lang makita yung gusto nilang makita. Uh-uh. Eh, pagka nung araw kasi, ay may piyesta doon, may ganito doon, may palabas doon. Uh-uh. Hindi naman natin nakikita saan-saan, punta tayo kasi ngayon lang natin makikita si San Taon. Uh-uh. Kaya ang lakas po ng perya nung una. Pero ngayon? Ngayon po matumal. Kasi sa cellphone lang, pwede na po nilang makita yung gusto nilang makita, isi-set lang nila. Kung meron mang natitira pang mga sideshow, hindi na tao kundi mga tunay na hayop na ang nakakulong. Sa palabas na ito, hindi talaga si Azuma ang pinupuntahan ng tao, kundi ang kanyang alagang sawa na 15 taon na niyang kasama. May pangalan ba itong ahas ninyo? Bali, Miling. Ha? Miling. Miling. Ginilagyan namin ang pangalan. Miling. Kung tawagan namin, Miling. Ah. Kaya pag nandyan ako sa loob ng ano, nagsisyo kami habang walang tao. Oo. Parang kinakausap ko na rin po siya. So, parang anak nyo na rin siya, no? Parang ganun po. Kapag sa anak ko, maalaga naman ako sa kanila. Oo. Parang din doon ng ahas. Ito po yung bata na... Dati ring humawak ng mga sideshow si Teresa. Kaya ipinakita ko sa kanya ang litrato ni na Rodney Angelito at Zurika. Nabuhayan ako ng loob nang malamang kilala niya si Angelito at alam niya kung saan ito nakatira, sa bayan ng Gimba sa Nueva Ecija. Good morning po! Nay, may hinahanap po kaming tao. Ito po, oh. May picture po kami. Pangalan? Ito po, oh. Yung ano po yung may yung ganyan po. Ano yan? Tiga rin, tiga bago silang to. May hinahanap po kami tao ganito po. Ano? Ay, diyan po yan. Ay, si Tito ano? Ha? Ito po. Ay, oo. Dito po mga refugee. Dito diretso. Oo, diyan po. Kami din daw po diyan. Sa dulo, banda dyan sa may sasakyan. Opo, yan. Ah, sige. Thank you po. Angelito. Dalawampung taon na ang nakalilipas mula ng huli kong makita si Angelito Refuya. Kumusta na kaya ang dating bida ng perya? Hi, Kuya! Ay, Kuya. Kayo po si Angelito. Naalala niyo pa po ako? Ako po si Kara. Kayo po. Naalala niyo pa po ako? Medyo sa boom na boom. Tayo po yung... May anak po kayong baby pa noon eh. Malaki na ang ipinagbago ni Angelito mula nang una ko siyang makilala, 20 taon na ang nakalilipas. Masaya ako sa muli naming pagkikita. Pero matapos kong marinig ang kanyang kwento, nabalot ako ng lungkot at pagsisisi. Pagkatapos palang umere ng aking report noong 1997, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Angelito. Yung pong naka-wheelchair na kumpuyata ni Gloria po noon. Sa DSWD? Opo. Ngayon nung pan. Nagreklamo po ito isang media yata yung pong naka-wheelchair. Disabled din. Sabi po sa akin. Napanood niya sa TV? Napanood doon nila sa TV na mga katulad namin na nilakabas. Eh, sir, yung mga nanon po kami ng ibang trabaho. Ito lang po kayo bubuhay na ano. Nung araw ng Pasko, makaabang na lang po yung mga DSWD, mga huli na. Umuli na ako. Hindi na ako bumalik. Pasensya. Sorry po. Hindi ko naman po akalain na mauuwi doon sa mawawalan kayo ng trabaho pagkatapos po nung... Nang ipasara ng gobyerno ang kanilang peryahan, iniwan si Angelito ng kanyang asawa. At solo niyang pinalaki ang kanilang 6 na anak. Masaya naman kayong buong pamilya.
Ang batang idinuduya ni Angelito noon sa kanyang sideshow, ito na ngayon, si Jason, na siyang naging katuwang ni Angelito sa paghahanap buhay. Kalaunan, siya pa mismo ang naging announcer ng kanyang ama. Ano bang show niya? Pitagliin sa Penguin po. Pag ginagawa mo yon, yung nag-a-announce ka, tapos sinasabi mo, sinasabi mo na siya, ito yung taong pinaglili sa Penguin, anong nararamdaman mo? Okay naman po, kasi halap buhay po eh. Nung tagal-tagal po, sinasama ulit ako ni Papa. Hindi na po ako sumama. Tama na pa ka. Bakit? Hindi na tayo sa bahay. Mahirap po kasi. Tapos uuwi po kami galing Maynila. Biyahe po. Aray ko pa ang dalawang bit-bit. Bit-bit ko pa si Papa. Ah, so pinapasan mo si Papa? Opo, sa likod ko po. Kwento ni Jason, lumibot daw sila sa iba't ibang probinsya para kumita ng pera. Putol man ang mga kamay at paa, hindi tumigil sa pagtatrabaho si Angelito para lang mapag-aral ang kanyang mga anak. Halo-halong emosyon ang aking naramdaman sa muli naming pagtatagpo ni Angelito. Sa isang banda, sinisisi ko ang aking sarili dahil naging daan ang aking report para masara ang perya at mawalan sila ng trabaho. Pero alam ko ring mali ang pagpiestahan at pagtawanan ang mga tulad nilang may taglay na kondisyon. Kaya masaya na rin ako na sa wakas, malaya na si Angelito sa kanyang kwadradong kulungan. So gusto niyo po bang bumalik pa ang peryahan? Ayoko na po. Bakit po? Hihirapan na po ako sa perya. Yung hirap po na masarap. Ayoko na po. Kung magkakaroon po ako ng sariling ano po ay... dito lang po sa bahay. Sa labas ng perya, nakita ko ang tunay na Angelito. Isang mapagmahal na ama, masipag at mapursiging nilalang na dapat hangaan. Sinasahan sa lahat gabi ng Sabado. Mga grocery item at stand pan ang inyong tatlo. Balihin ang sahod ng laban, walang bayan. Bahay tamit, bahay at ipalapunta na bahan sa libreng karton. Tulad ng maraming bata noon, sabik na sabik din ako sa tuwing dumarating ang perya sa aming bayan. Hilig ko ang sumakay sa mga rides, sumali sa mga palaro, at manood ng mga kakaibang palabas. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring lumipas ang kinang ng karnabal. Malungkot sa isang banda. Pero matapos kong malaman ang malungkot na kwento ni na Angelito, Rodney at Zurika, naisip ko, baka tama nga lang na tumigil na ang ganitong mga palabas. Hindi ko alam kung nasaan na si Rodney ngayon. Dasal ko, sana nakahanap na siya ng pamilya na tunay na magmamahal sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan na si Zurika, pero sana tuluyan na siyang nakalaya sa kanyang bakal na hawla. Malungkot ako na nawalan ng trabaho ang mapursiging si Angelito. Pero aanhin mo naman ang kinang ng salapi kung gabi-gabing pinagtatawanan at pinagpipiestahan ang iyong kapansanan. Ang mga freak show ng perya ay bunga ng ating baluktot na pag-iisip sa mga taong kaiba o di natin kauri. Panahon na marahil na lumaya tayo sa lumang pag-iisip at tanggapin na ang ating pagkakaiba-iba ng itsura ay isang katangian na di dapat pinagtatawanan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.